Good morning! Today, we are going to explore Shibuya. So, medyo malamig-lamig ang weather today compared sa mga unang araw namin. Kaya, Grabe, sobrang init. Pero ngayon, sobrang lamig. And sana, later, hindi na masyadong umulan. And kung suswertihin sa Shibuya Sky, sana makita natin yung sunset and medyo sana lumiwanag. Hopefully, pero sabi kasi sa weather, parang cloudy buong araw. So yeah, let's go! Ay! May go-kart to! Astig! Kailangan may international driving license kay. Pagka magaganyan ka. Pero alam ko may time na binan yan eh. Kasi nagagalit yung mga locals. Kasi minsan nagsaserve sila ganun. Pero ngayon siguro okay na ulit. May guide ba sila? Wala ata eh. Sila-sila lang. Oo. Hindi ko sure. Wow! Asti! Ganyan pala yung itsura nun. Wala mo lang helmet. Nakakatakot kasi eh. Yung mga go-kart na pagka may license tayo, let's go. So it's already 1:40 PM. Meron kaming schedule sa Shibuya Sky ng 2:40 PM. Wala na kami masyadong nakuhang magandang time slot like yung mga 6 PM, yung mga pa-sunset kasi nga hindi kami super aga na nag-book. Actually, maaga na nga kami nag-book eh. Pero parang may mas maaga pa na nag-book sa amin. So, if ever napupunta kayo ng Shibuya Sky, tapos kung gusto nyo talaga makapili ng magandang oras, mag-book na kayo ng maaga. Problem lang doon, ang cons lang niya is kung nag-book kayo ng maaga, then umulan. Basta bukas yung sa loob, hindi mara-refund yung ticket nyo sa Shibuya Sky. Hindi siya ika-cancel. So, yun lang naman yung cons niya. Pero ang pros niya is makakakuha kayo ng magandang time slot. So, yun lang naman, na-book namin siya via Klook. Ilalagay ko yung link sa description box below. Ikot-ikot muna kami dito sa may Shibuya Scramble Square habang nag-aantay ng slot namin bago kami umakyat sa taas. Meron din actually nabibili na mismo sa taas na ticket, pero syempre hindi rin sure kasi limited din yung tsaka may schedule, oo. Pero let's see later kung may pila ba or kung meron nakakapag-walk-in. Dito mga luxury items. Luxury product, ano? Valentino. Fashion and goods. Coach. Silang bags tsaka jewelry, tas damit din. Ito, Along Chang. Ay, ang cute! Ay, hindi. Ano yata yan? Natutupi. Tinutupi lang. Puti water bottle, may ano na. Long Chang bag, oh. Ang lapit, ah. Michael Kors. From 14th floor, merong separate elevator going up. Ito yata eh, nasa dulo. Yung ba entrance?
We have sold out of tickets for today. Naku, hindi makakapag-walk-in. Kailangan ano? Oo. Walang chance. Para sure, bili na kayo advance bago kayo pumunta dito. Nagsusold out pala yung ticket nila. 3 more minutes daw bago kami pumasok. To check kayo ng mga souvenir. Incense yata. Ano to ba? $620 eh. Isang ganito. Ito, check lang itong art gallery. Makakabasag pa nga. Bitin nilang hindi ano. Shit, paano pag mababasagin yun? Babayad pa ako dito. Baka hindi siya for sale. Meron nakalagay yung pang exhibit lang. Ah, talaga can buy? Oh, wow! Look at that view! Ito ba yung Shibuya Crossing? Tumatawid na sila! Ah, ang cute! Parang mga langgam. Grabe! Kita mo yun? Pero sila mga langgam na tumatawid. Pwede na siguro. Baka may oras lang din ng pagsistay. Kasi hindi pwede marami sa taas. I know. May mga ano, pang-lock ng luggage in case na hahabol kayo na pupunta dito bago kayo mag-airport or if ever nakalalanding nyo lang. Para at least hindi nyo siya dala-dala sa taas. Pagka pumasok na kayo, hindi nyo na siya magagamit ulit para mag-re-enter. So, isang beses lang siya kasi isa-scan nyo na yung QR code nyo dito. So, once na lumabas kayo, wala na. Hindi na yun. Locker tayo. Bawal na mga tripod, monopod, umbrella. Yung camera na walang strap, bawal din. May line. Let's go. Saan? Parang nakati kulay. Ah, parang may rainbow nga eh. Did you want tayong dalawa? Dito din may spot na ano, pang picturean. Pero may pila. Pila ka, yung sa mga corner-corner. Paano pag umulan? Bawal may payong eh. Hindi ka rin makakastay ng matagal dito kasi walang masyado magawa. Magpipicture ka lang talaga tsaka appreciate mo yung view. Wala rin bilihan ng mga pagkain or something sa ibang floors na nasa baba. So more on ano lang talaga. Chill. Gabi sobrang taas.
Let's go. Let's sit there. Hmm? Namin masulit. Nakikita ko ng alis. Ang alis! Hanggat di mo ulan. Sarap na dito pala. Pero pag sobrang init siguro. Kaya magstay na patagal dito. Ayan na tayo ng picture. A few moments later. Fresh from na. Wala ang dami ng tao. Sa mga Instagrammable spots, may pila. Medyo umaraw ng konti. Tapos makawala. So, ready 4:30 PM. Ha? Ay, meron pala inumin dito eh. The roof is Shibuya Sky. Taray, may bar. Magkano kaya yung alak nila? Tingnan natin. 800 yen. 27. Ano to? Baka champagne. Ah, champagne nga. Ayan. Prices ng alak. Eh, pika-pika din. Popcorn na medyo matamis. Ano kaya? Truffle potato. Dito siguro. Ay, we are full now. Doon lang pwedeng kumain. Tsaka uminom. Pwede yan nga. Extended. Choice. Free time. Standing only. Yung area. Kaso puno na. Two drinks set. 127. Ah, ang ganda niya no, pagka-sunset. Pwede pumasok kasi. Doon ka lang pwede eh. Pasalo. Oo, bawal dito eh. So, pagka hindi ka makakapwesto doon, hindi ka makakabili ng pagkain. Soccer time. Ay, gusto ko rin yun. Try pa doon. Tignan mo. Ah! Wow, haba na ng pila sa baba, oh. Yung dun sa may corner. Grabe, sabi yung daming tao. Congested na daw sa exit. Haba din ang pila dito sa mga Instagrammable spots. Yung mga corner. Kanya-kanya kami yung pwesto dito sa, ano, sa salamin. Eh. Yan ang haba na ng pila niya. Hanapin natin yung exit. Oh, there are souvenir shops here. Yan, marami kayong pwedeng makabili na items. Pagkababa nyo ng Shibuya Sky. And also meron ding ano, Shibuya Sky photo counter. So kung napansin nyo kanina, merong nagkukuha ng pictures doon. Meron sila photo print. 1,800 yen. Extra printing 1k. Only data yung soft copy. Oh. 1,300. Kasi yung picture 1,500 eh. Pagka yung digital lang. 1,300. Ah, ito yung pwede nang sulit. Oh. May data na meron. Pareho mong ilalapit yung presyo para kunin mo na pareho. 1,300 sa 1,500 isa. Tapos pag kasama 1,800, no? Diba? Mapipilitan ka kunin na lang para di ka nalugi. Hey, we're now done in Shibuya Sky. Maganda, mataas siya. Maganda yung view. Ayun. Okay din mag-picture-picture kasi sobrang daming tao. So, tiyempuhan lang talaga. Or kung gusto nyong magtsaga na pumila doon sa mga spots kung saan talaga nag-picture or yung mga Instagrammable spots, kailangan nyo lang talaga tsagain na pumila. Maganda siya siguro pagka yung kitang-kita mo yung sunset. Pero maganda rin naman siya ngayon kasi medyo madilim yung sky sa picture. So, yep, let's go!
sobrang daming tao. Ayan, pagka ano na sa Shibuya Crossing, dito na, katabi na niya si Hachiko. Napanood nyo ba guys yung story nito? Nakakalungkot. Actually, hindi ako masyado nanonood ng mga sad story about animals kasi sobrang sobrang nahurt ako. Ayan, one of the famous tourist attraction also here in tourist spots here in Tokyo. Hachiko Memorial. Comment nyo guys kung sino mga nakanood ng story nito and sinong naiyak. Remember my dog? Man's best friend. Mabilis ang picture dapat dito. Pero sobrang daming tao. The story of Hachiko is a touching example of a dog's loyalty and devotion to its owner. It inspires us to appreciate the bond between humans and animals and to cherish our loved ones. I also had a dog years ago. Snow and Scarlet. I had Snow first. I was young then and didn't have a job yet. I couldn't bring him to the vet to have him checked, and one day, he was gone. I missed him a lot every day, that years after, I had another dog that almost looked like him, which I named Scarlet. She's still a baby and she's been with me for only a few months. I had a job that time and was able to bring her to the vet. Still, she died because of parvo. I rushed back to the clinic and cried my heart out while I hugged her. Seeing the Hachiko statue, I couldn't imagine how painful it can be for this poor dog to keep waiting for his master and end up getting disappointed. It's a remarkable gift they possess, a love so pure and selfless. All they ask in return is our time and affection, nurturing their souls with tenderness. In exchange, they will give us their wholehearted devotion until the very end. It is a bond unlike any other. An unbreakable connection that transcends the boundaries of words and understanding. So let us cherish these extraordinary creatures, for their love knows no bounds. Let us honor the memory of Hachiko and all those who have touched our lives with their unwavering loyalty. May we never take for granted the precious time we have with them, for they are gifts that enrich our lives and teach us the true meaning of love. Picture with Hachiko! Gotcha. Pagka walang nagpicture, takbo ka kaagad, tapos picture na gano'n. Yun siya, wala siyang pili. Kanya-kanya kayo na ano, na pwesto. Eh, sobrang dami nagpipicture. So, kailangan paunahan, gano'n. Bilis lang. Mabilis lang. Kasi nakakahiya din sa iba na nag-aantay. Yeah! Yun lang naman! Let's go! Shibuya Crossing is the epitome of Tokyo's vibrant and bustling city life. It is one of the busiest intersections in the world, with thousands of people traversing its pedestrian lanes at any given moment. It has also been featured in numerous films, television shows, and documentaries, thus elevating its global recognition. Gabi. Oh. Mabilis nagpo-photoshoot. Wala ate, laban mo yan. Go! Oh. Go for the gold. Oh. Pero gabi, yung view nito sa taas parang mga langgam. Ah! Nakakatawan tumawid. Yung iba, patawid-tawid lang din eh.
sobrang saya tumawid. Isa pa. One more. Mga pang 100 times. Feel the busiest. Intersection crossing. Yes. Here in Tokyo. Ay, oh, may nagpa-photography pa, oh. Ano? Yan lang, mabilis ang shoot lang yan, ha? Tambo ka, tapos pa-post ka agad, no? Oo. Wow! Kita nyo ba yun, guys? Sobrang dami! Wow! Went to Reddit. Wow! Ang saya! Kalain mo yun, Tawira, naging tourist attraction. Visiting Shibuya Crossing as a tourist offers more than just a memorable experience. It provides us as an opportunity to reflect on life lessons like embracing the rhythm of life, to find a balance between action and stillness, and to appreciate the beauty in both the busy and quiet moments. It also teaches us the importance of being present and finding our own pace amidst the constant motion of life. Last the wind! We used to have each other's playlists. No, used to be each other's best friends.